Tiga-panood ng Metanoia Christian Ministry. Ngayong gabi po ay nandito po ulit tayo ngayon sa ating Metanoia Broadcasting. At magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga tiga-ibang bansa, mga tiga New Zealand, Japan, Saudi, Jeddah, Australia, Finland. And kung saan-saan. Meron Finland. Meron. And then, Neverland? Wala. Joke lang. At saka, taga Bicol. Yan, mga taga kung saan-saan dito. Davao. Cebu. All over the United States. Sa United States, marami tayo dyan. At lalong-lalo na yung mga malapit sa atin sa dito lang sa Metro Manila. Yeah, dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Samba, sa probinsya. Amen. Sa Bicol, number one. Marami Bicol doon. Yeah, o nga pala sa Bicol. Sa OAS. Cavite. Sa Cavite. And then, kami po ay nandito ulit upang pagsilbihan kayo sa mga salita ng Panginoon. Ako po ay excited ngayong gabi dahil ngayong gabi, special po ang ituturo sa atin ng Panginoon. At of course, I'd like to introduce to you our ever-loving Brother Eric Ang, Brother Ron Jaworski, ang iyong pong likod si Christian Tenten Arreta at ang ating pong tagapagsalita ngayong gabi na si Pastor Macho Baroga. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Bago po ang lahat, ipa-plug ko lang ulit kung sino pa yung hindi na pa nakakapanood ng testimony ng interview ni Brother Eric Ang sa Revelation City Church. Panoorin nyo na po ngayon kasi napakaraming revelation kayong makikita ron, even yung mga testimonies niya. Siya po talaga yung ibang klase po ka talaga itong si Brother Eric, ano? Hindi, sa totoo lang po, marami kayong mapupulot sa kanya kasi nasa kanya po yung may tuturo niya sa inyo kung paano kayo mananatiling victorious. Kaya napaka-importante mapanood niyo yun. Brother Ron, baka meron kayo dadagdag? Yeah, nakakatuwa kasi nakaka-bless naman talaga yung mensahe na yun. Kasi marami ng pag-uusapan sa larangan ng healing na madalas hindi na ituturo. Yeah. Madalas na o-overlook dahil yun nga, yung simple punot dulo no, na banggit ko rin ito na nakaraang Miyerkules, kadalasan kasi yung tao, yung pananampalataya nila napupunta sa tao rin. Yun. O sa kapangyarihan ng tao, sa gifting ng tao, sa prayer ng tao, ay hindi dapat sa tao kung hindi sa salita ng Diyos dapat. Amen. Yung ating pananampalataya. Tama. So magandang reminder po yun sa ating lahat. So we encourage you to watch that video. Yeah. Also. Sa mga hindi pa nakakanood, panoorin nyo. Baka Brother Eric, meron kang gustong dagdag at para maimbitahan sila dun sa mga hindi pa nakakapanood. Parang yung last Wednesday nga, sabi ko, di ba, kung ano man dinadaanan nyo, ano man problema nyo, may sagot talaga sa Bible. Amen. Di ba, the truth will set you free. Ano man kailangan mo i-set free, saan ka man kailangan ma-set free, may sagot talaga ang Diyos. Amen. Di natin kailangan maghirap dito sa mundo. Ang tawag nga dapat sa atin, overcomer. Amen. So, may sagot talaga ang Diyos. Amen. Amen. Praise God. Ang pananampalataya po natin ay dapat wala ako kay Brother Eric, yes, wala kay Pastor Macho, wala kay Brother Ron, lalong-lalo, dapat hindi sa akin. Okay. Ngunit dapat po ang pananampalataya po natin ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen. 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 So, tayo handa na ba? Handang-handa na po. Excited ako. Amen. Ako rin, excited na ako. Ang title natin ngayon is, alam mo na ba? Yeah. Ah, alam mo na ba? So, gusto kong malaman kung alam niyo na ba? Wala sumasagot. Alam niyo ba? Hindi, actually, yung... Kaya tinitle ko is, alam mo na ba? Is ang pag-uusapan natin, ang pag-aaralan natin ngayon is ang kalooban ng Panginoon. Amen. Kung paano tayo lalakad sa kalooban ng Panginoon. Kasi marami ng... Although, malamang ang mga nanonood ngayon, alam nyo naman po, lahat na itong mga itatakil natin ngayon, itong babanggitin ko, itong pag-aaralan natin, alam po, nadaanan nyo ng lahat ng ito. So itong gabi po, it's just a reminder para mapaalalahanan po tayo at maalala natin, malaman natin at maisapuso natin kung ano ba ang tunay na kalooban ng Panginoon, hindi lang sa mundo, hindi lang sa ibang tao, kundi unang-una po sa buhay natin. Amen. Amen. So Brother Eric, pwede po tayo simulan ng isang dasal. Ama namin, papasalamat kami sa panahon nito na pag-aaralan namin yung mga salita mo. And I pray, Father, na sabi nga, the word or the truth will set us free. Yes. So, sa lahat ng nanunod, we just pray na
kung ano man naghihinder para matanggap yung katotohanan na yan, tatanggal namin lahat ng nanggugulo, lahat ng yes. nagkaharang sa katotohanan para makalaya yung mga nakikinig nito. At Father, we just thank you dun sa mga mga maseset free, yung mga matatamaan ng katotohanan sa turo ni Pastor Macho. And pray for the Holy Spirit, sabi nga, yes, God work with them with signs and wonders through the word na tinuturo. Amen. So, we pray that the truth will set kung sino man nakikinig nito. Daming dasal sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. 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 Wow, what an anointed prayer. Iba talagang anointment dito sa lamesang ito. Napaka... Ano ba Tagalog na anointment, pare? Ano ba pahid dyan? Matagal ko lang iniisip. Iniisip ko, actually, ano yata... Hindi naman ipikasin, no? Anyway, sige. Ganito lang po talaga kami. Para naman, syempre, ganahan tayo. Baka meron sa inyo, medyo napagod yung buong araw. Eh, ngayon po ay alas 8 na. So, kahit pa paano, medyo ganahan tayo at tumaas ang ating mga adrenaline habang nakikinig nitong ating araling. Ito yung nakakatuwa dyan, Pastor. Pag nagkita na tayo harap-harap, ang ganito pa rin. What you see is what you get. Yes. You know, kung paano nyo kami nakikita rito, ganito rin po kami. Mas makwela pa. Amen. At tunay nga po na nananabik kaming makasama kayo yes. pagdating ng araw. Amen. 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 So, yun po. Punta tayo sa ating araling ngayong gabi. Ang question ko kanina na ginawa kong title nito is, alam mo na ba? Ang tanong ko na yan, na alam mo na ba, eh yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Kasi paano nga ba tayo lalakad sa will ng Panginoon? Paano ba tayo lalakad sa kalooban ng Panginoon kung yung mismong kalooban ng Panginoon hindi natin alam? So, mahirap pong lakaran ng isang bagay na hindi mo alam. Napaka-importante po na malaman natin yan. I'm sure marami sa inyo na... Actually, kaya ito ang naibigay sa akin ng Panginoon para ituro ngayon. Kasi yung bang expression ba na pagka tinanong ka, God willing? Mm. Yung bang, bakit God willing? Dapat po kasi inaalam natin yung will niya. Napaka-importante po kasi nito. Amen. Na naging ano na yan eh, naging parang... Christianese. Oo eh, na... Pagka, hirit. Imbis na dapat sabihin mo na... O, kumusta yung negosyo mo? God willing. But di ba dapat inaalam natin yan? Bilang Kristiyano, dapat inaalam natin yan, mga kapatid. Kaya ito ang ating pag-aaralan ngayong gabi nito. Amen po. Handa na ba kayo? Amen. Amen. Alright. So ngayon, ganito. Sinabi ko kanina, di ba, paano mo nga naman lalakaran yung bagay na hindi mo alam? Paano mo nga naman, paano ka makakapasok dyan? Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Like for example po, di ba, if you are praying for healing, for example, ikaw ay nagdadasal para ikay gumaling. Okay? You're praying for healing. Pero somehow, iniisip mo na yung sakit mo o yung dinadanas mo, eh will ng Panginoon para sa'yo. So, isipin nyo na lang gito. Kung iniisip mo na will ng Panginoon yung sakit mo na yan, paano mo ngayon ipe-pray for healing? Siyempre, nagdadalawang isip ka. Eh, sabi sa James 5.15, anong sabi sa James 5.15? Such a prayer offered in faith will heal the sick. So how can you say that prayer is offered in faith kung hindi ka sigurado dun sa pananampalataya mo na gagaling ka? So hindi po magiging in faith yun. Napaka-importante pong alam natin yan kasi ang madalas sa atin parang lagi na lang hindi sigurado. Kumbaga eh, pagka nag-pray ka, parang alanganin ka. Hindi mo alam kung ano yung pinagpe-pray mo na... Hindi na faith yun. Hindi na faith yun eh. Hindi na faith yun. Tandaan natin, Hebrews 11.1, yung faith. What is faith? Now faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. Sabi sa Amplified Version, ito yung title deed na tinatawag. Ibig sabihin, kahit saan ka mapunta, for example, yung lupa, yung property, nakapangalan sa'yo yun. So, ibig sabihin, kahit saan ka mapunta, pag sinabi kong yung property dyan sa kanto, akin yan. So, ganun din dapat yung faith natin, alam mo. At yun daw yung sinasabi dito sa James 5.15 na it will heal the sick. Yung faith mo na yun. Kaya importante po na alam natin na God's will is to what? Heal. Is to heal. Kasi kung dalawang isip ka dyan at medyo nag-aalanganin ka dyan, may hirap pa mo makamit yan. Amen? Amen. So now, for example naman, nandun naman tayo sa if you're praying for wealth, or praying for blessings, or praying for provisions, nagpe-pray ka, eh kaso para sa sarili mo, hindi ka rin, alanganin ka na naman. Teka muna, baka will ni Lord na medyo bumagsak yung negosyo ko ngayon, will ni Lord na medyo, may ganun eh, na baka may tinuturo sa akin ng Panginoon. Kaya iniisip mo ngayon, paano mo ngayon ipagpe-pray ito? Eh, hindi mo kayo mapanghawakan. Di ba? Mahirap talaga. Yung, ang ganda ng punto mo, Pastor Macho. Kasi, kadalasan nga ng Kristiyano, yun nga, yung tunog humble kasi. Yes. Sasabihin ko na kung ano yung totoo. Yun na yun eh. Tunog humble kasi yung,
if it's God's will, kasi God willing, yeah. Lord willing, alam mo, tunog tama eh. Pero hindi talaga eh. Alam mo yun, hindi talaga, hindi yun yung nakasulat sa Bible eh. Pag hindi mo alam yung, I don't wanna jump the gun, I don't wanna yeah, jump your... Yeah, ako rin, ako iniiwasan ko rin eh. Pero, andun tayo. Pero, hindi totoo lang kasi... Huwag yung iwasan! Yung point ko lang, kung Kristiyano ka, dapat alam mo yung will ni God. Yes. Hindi pwedeng hindi. As in, hindi talaga. Yung Lord, if it be thy will. Ibig sabihin nun, di mo naiintindihan yung Bible. Ibig sabihin nun, di mo kilala si Holy Spirit, wala kang mind of Christ, hindi renewed yung mind mo conformed to this world. Yun yung ibig sabihin nun. Yes. So pag sinabi mo, if it be your will, alam ko medyo maangang to. Pero, totoo naman talaga eh. You know, God is the most misunderstood being in the whole universe na lahat pinagbibintangan sa Kanya. Sama nga eh. Pero pag naiintindihan mo yung totoong kalooban niya, di ba? Totoong kalooban niya, makikita niyo yung tunay niyang pagmamahal at kabutihan. Amen. So, napaka-importante po, yung pinag-uusapan natin kanina, kapag nagpe-pray ka, dapat alam mo, ang will ni Lord para sa'yo is ano? Mabuti. It is good. It's always good. Sabi nga sa James 1:17, yeah. Whatever is good and perfect comes down to us from God, our Father. So, mga kapatid, hindi po nanaisin ng Panginoon at hindi po kalooban ng Diyos na may mangyari sa negosyo mo, na magkaroon ka ng problema sa trabaho, na magkaroon ka ng problema sa pamilya, o magkaroon ka ng problema sa anak mo para turuan ka o para disiplinahin ka. Hindi po kailangan gawin ng Panginoon yan. Kung meron pang nagproblema dyan, kung nagka-problema yan at may problema kang dinadanas ngayon, it's either the problema ng mundo yan, gawa ng mundo yan, gawa ng ibang tao at lalong-lalo na madalas sa madalas, gawa mo. Okay? Yan ang tandaan natin. Madalas na madalas. Ang sakit mo naman mag-shielda. Kaso na ito. Parang sakit ba? Parang nakukondem ako. Masakit ang katotohanan. Pero yun talaga yung mga kapatid. Kasi ang masakit nun, mas masakit naman lalo para sa ama, di ba? Dahil isinisisi mo ngayon sa kanya yung nangyayari sa'yo. Di ba po? Kaya, dagdag ka lang. Okay. Parang mas madali pag alam mo ikaw yung may problema. Tama. Mahirap pag si God eh. Yes. Kasi hindi mo mababago si God eh. Tama. Sarili mo, kaya mo baguhin. Tama. Amen. Tama. You're one step further or advantage mo na yun kung alam mo ikaw yung mali at yes, hindi mo sinisisi ang Panginoon. Amen. Amen. So, napaka-importante po niya mga kapatid. So, yan, nilalatag ko po yung ating pundasyon sa ating pag-aaralan ngayong gabing ito para maintindihan natin ang will ng Panginoon ay palagi pong mabuti para sa atin. Okay? At yung faith po, tandaan natin, yung sinasabi ko kanina sa James 5:15, yung prayer offered in faith, kailangan po yung prayer natin, eh, naniniwala ka doon sa prayer mo na ano, na nakamit mo na. Amen. Kasi binigyan na ng Panginoon eh. As far as God is concerned, it's a done deal already. Tapos na po, mga kapatid, panalo na tayo. Ang gagawin na lang natin, i-enforce natin yung word at panlakaran natin at talakaran natin according sa ating pananampalataya. Amen. Kaya nga tinatawag din sa faith, di ba, yung sa Hebrews 11:1, now faith is... Hindi yung faith po, hindi po yan sa makalawa, hindi yan next week, now. Hindi yan next month. Faith is now. Yeah. Kung meron kang paniniwalaan, kapatid, paniwalaan mo na ngayon. Kaya ngayon, kung meron kang pinagdarasal at meron kang hinahanap, meron kang problema, yung pananampalataya mo, ilagay mo ngayon sa Panginoong Hesukristo dahil ngayon mismo pinagaling ka na niya. Dahil ngayon mismo, ayos na yung pinoproblema mo. Dahil ngayon mismo, yung negosyo mo, ayos na rin. Amen. Dahil ngayon mismo, yung trabaho mo na pinagpe-pray mo, darating na rin in the name of Jesus Christ. Right now, it is coming to pass. You have to understand that, mga kapatid. Amen po? Amen. Amen. So magsimula po tayo. Nakakatuwa sa ang magandang salita ni, ano, ni binitawan ni Barry Bennett dito about faith. Ano? Ang sabi ni Barry Bennett is that faith is born when God's will is known in the heart. Amen. So sabi niyang ganun, yung faith daw, yung pananampalataya raw, nagsisimula daw na ipanganak yan kapag alam mo yung God's will. Pag nasa puso mo yung God's will. Kasi nga, kung di mo alam at alanganin ka sa kalooban ng Panginoon sa'yo, paano nga naman titibay yung pananampalataya mo? May hirapan, di ba? Kaya nga sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Yes. Pinaliwanag mo ito last week yata, Brother Ron, about faith, di ba? Na this is a present progressive. Kailangan po, tuloy-tuloy. Ibig sabihin tuloy-tuloy, continuous po ang pagbabasa natin, ang pakikinig natin. Hindi pwede narinig mo kahapon, narinig mo kanina, kailangan po tuloy-tuloy nating naririnig. Faith comes by hearing. Diba? And hearing by the word of God. So, yung tama ka, present progressive, ibig sabihin, ongoing, tuloy-tuloy at nangyayari. Hindi yung, alam ko na yun, narinig ko na yun. Hindi na faith yun. Diba? Anong tawag nung pagkaganon? Familiarity. Kasi alam mo na eh. Oo nga. Amen. So, tuloy tayo. Tuloy tayo. Okay.
When it comes to His will, importante natin malaman, ano, dapat ito lagi itong nasa isip natin. Pagdating sa kalooban ng Panginoon, it will never go against His nature and His character. Lagi natin tatandaan yan. Kaya paano natin malalaman? Kung hindi naman pala natin alam yung nature niya at character niya, talagang malilito tayo. Hindi natin mauunawaan kung anong kalooban niya para sa atin. God has a purpose at plano para sa ating lahat. Yan ang sinabi sa Jeremiah 29:11. Anong sinabi itong Brother Ten? Alam naman natin, for I know the plans I have for you. Plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. So lahat po tayo may purpose po. Favorite? Alos lahat eh. Parang ano yan eh. Hindi kayo prosperity gospel yan. Parang national anthem ang tawag dyan eh. National favorite verse ng bayan. Kasi punong-puno ng pag-asa. Yes, yung kailangan amen natin. So tandaan natin. So paano ba natin madidiscover itong mga plano na to, itong mga purpose ng Panginoon? Paano ba? It is true. The word. Wala pong iba. It is through the word. Kaya sabi po sa Proverbs 3:5-6, pasensya na kayo mga kapatid, ano, tatalon-talon lang tayo ng mga verses ngayon, pero just bear with me, puro talon ng verses na gagawin natin ngayon para talagang maunawaan natin at maramdaman natin ang tunay na kalooban ng Panginoon para sa atin. Basahin lang natin sa Proverbs 3:5-6. Sabing ganun, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Now listen to this. Ang sabi, seek His will in some of you do. Parang, some ba? Seek His will in... Buti ka kung maniwala doon sa some. Hindi ba totoo yung some lang? Hindi. Ano? All. Ang sabi dito, ah, seek His will in all you do. So sa lahat ng bagay daw, anong hahanapin natin? Yung will ni God. Will ni God. Alam mo, Pastor, napakagandang ano dyan. Alam mo yung word na all na yan? Oh, ano yan? Sa Greek. Sa Greek. Ano sa Greek yan? Sa Greek. All. Yung word na yan na all, ang ibig sabihin yan, all. All. Sorry. Di ba? Hindi some, hindi many, hindi most of the time yan. Hindi few. Kundi? Sa Greek. All. 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 Oh, 2 weeks, 1 week ago, di ba? Pinag-usapan natin yan. Yeah, eh. Tama. Yung all, ibig sabihin din yan. Every. All. Tsaka every. Every all. Diba? So, ang punto niya, lahat ng gawain natin, ba't di natin kinukonsulta yung Panginoon? Amen. Bakit ba may mga larangan ng ating buhay at mga desisyon sa ating buhay na ito, kukonsulta ako kay God. Pero God, ito, kaya ko na ito. Huwag ka nang makialam dyan, ha? Wala. Diyan nag-uumpisa ang problema. Diyan nag-uumpisa ang mga singit na pwedeng pasukan ng kalaban kapag hindi natin naintindihan yung will ni God in all that we do. Lahat. Lahat is lahat. Amen. Amen. So, naintindihan. Ulitin ko, ha? Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all. Maganda you do. Kahit na yung Greek tsaka yung Hebrew, yung all pa rin. All. All. Like, hindi ko maintindihan bakit... Anyway, sige. And He will show you, ang sabi ko, and He will show you which path to take. So, ang sinasabi dito, ang paghahanap, okay, ang pagsaliksik, ang pag-aalam ng kalooban ng Panginoon involves what? Trusting God. Yun lang po, mga kapatid. It involves trusting God with all our hearts and not lean on our own understanding. Yan yung pinag-aaral natin last week about wisdom of this world, yes, di ba? Yes, so, yes. Napaka-importante po na isik natin ang will ng Panginoon sa bawat hakbang, sa bawat bagay na ginagawa natin. Mga puso natin, mga kapatid, lagi yan, isipin natin maigi. At isipin nyo rin maigi at namnamin nyo ang ating mga pag-aaralan ngayong gabing ito. Dahil ito po ang tutulong sa inyo nang sa ganun, tayo ay patuloy na makalakad sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Excited Amen ako sa mga susunod na tuturo ko ba? Okay, yes. So now, what I'm gonna do, bibigyan ko kayo ng mga scriptural foundations. Ano mo, iba rin ang nag... This was the first time that I made a Bible search. Yes. Nag-search ako ng God's will. Ano? Oh. Alam mo, may santang verse. Lumalabas doon. Hindi lang yata isa. Ang tanong ko, Pastor, sa so santang verses na yan, meron bang kasamaan na bahalak ng Diyos para sa nilalang niya? Wala. Wala. Dahil lahat ng will ng Panginoon ay mabuti. Okay. Sigurado ko yung all, every. All, yung every. Lang, all. Lahat. Masa Hebrew yan o paano, all yan. All yan, sige. Okay, tuloy tayo. I-establish natin yan. Yeah. Para lang mas maunawaan natin, mga kapatid.
Amen? Amen. Okay, simulan tayo. Ito yung mga foundations natin. Kung paano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon. Simulan natin dito kay Jesus sa Hebrews 10:9. Sa NASB. Sabi nga noon, ito si Jesus. Then he said, "Behold, I have come to do your will." Okay? He takes away the first in order to establish the second. So sinasabi dito ni Jesus, okay? Si Jesus, dumating siya, nung nandito siya sa lupa, pinadala siya ng Ama. Anong ginagawa niya? Ginagawa niya ba yun sa sarili niya? Sa sarili niya ba yun? Hindi. Ano lahat ng ginawa niya, lahat ng pinuntahan niya, was what? Directed by the Father. Amen. Kaya nga sabi niya, I and the Father are one. Yes. Wala siyang ginagawa on his own initiative, wala siyang sariling diskarte. Kung ano lang yung kalooban ng Ama sa langit, yun. Eh yun din siya. Yun ang eksaktong, ginagawa. Eksaktong parehong-pareho. Amen. So ngayon, itong gusto kong makita nyo rito. So kung si Jesus ay posible, okay, naging posible sa kanya, okay, na malaman itong mga to, itong will ng Father nung nandito siya sa lupa, and he was the one who made the way, and he was the one who gave that spirit when he went to the right hand of the Father, and that same spirit is where? Nasa atin na. Nasa atin na. So ibig sabihin, kung siya nalaman niya ang will of the Father, dapat ba? Eh, parehong spirit naman ang tinakap natin. So, ibig sabihin, dapat tayo mismo alam din natin kung anong kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya doon ko pinupuntili ako rito dahil ano kasi ako doon sa God willing. At saka, Pastor, masingit ko lang. Ito yung kadalasan kasi ng tao, kanyari, may masamang nangyari. Sasabihin nila, God's will pa rin yun. At gagamit sila ng verse na sinasabi niya, the Lord, kalimutan ko kung anong eksaktong verse yun eh, pero may meron isa sa Psalms, yung isa sa Ephesians na the Lord will do as He pleases. Mm. Diba? So, yun ginagamit ang ginagamit nila, kunyari, may bagyo, or itong COVID, itong itong plague, may namamatay. Sabihin nila, the Lord will do as He pleases. So, ang problema dun, hindi nila alam kung anong pleasing kay God. Tama. So, hindi mo pa rin alam will ni God. Ang ginagawa mo, kung ikaw si God, gagawin mo yan. yun yung punto eh. So, yung point is, hindi mo alam yung God's will. What they're doing is that they are humanizing God to justify kung ano man yung masamang nangyayari. Amen. Diba? Rather than intindihin natin ano ba yung will ni God. Yes. God's will is always aligned with God's character. Tama. God's character is always aligned with God's word, and God's word is always aligned with God's heart. Yes. So hindi pwedeng may isang tataliwas dun. Lahat yun dikit-dikit. God's will, God's character, God's word, God's heart is constant and consistent. Na kapag lumihis ka doon, eh, hindi na si God yun. Amen. So, ang problema nga is kapag napipili natin o dumidiscarte tayo ng if it's your will, God willing, or pag sinabi mo, yung masama, alam mo, si Brother Jamel, ang ganda nung sinabi sa akin kanina, yung alang, hindi na, pero kasi nung Wednesday, turo natin yung casting out demons, di ba? Brother Jamel nagsabi, magbigat yan. So, yung Wednesday, turo natin is casting out demons. Tapos, na napag-usapan natin yung singit na yung taong kunyari magse-schedule deliverance tapos hindi makakapunta, sasabihin daw ng tao, hindi, siguro God's will na hindi ako pumunta. Okay. Nga, alam mo yun, na parang bakit magiging God's will na hindi ka mapalaya sa demonyo? Parang ang taliwas eh. Pero yun nga, ang problema is pag gusto mo i-justify yung mali o yung pangit sa buhay mo, sabihin mo God's will. Sisihin mo si God. Kahit na hindi talaga yun ang tunay niyang kalooban. Sabihin mo, bigat na ginagamit nila yung prayer ni Jesus. Not my will, but your will be done. Actually, yun ang ginagamit nila. Hindi. Nakikiusap sila na. Not my will, but your will be done. So, nagawa ni Jesus yun eh. Tama. Kaya nga nag-heal the sick, raise the dead, cast out demons, preach the gospel. Kasi will niya yun eh. Kasi will ni God. Lahat ng ginawa ni Jesus, will ni God. Yes. Saka tanong ko dun eh, ikaw ba ay makukrucify din? kasi before niya sinabi kasi yun, di ba, sabi niya, if it's parang it is nung kay God na take this cup away from me. Parang ayaw niya daanan eh. Alam niya gano'ng kahirap eh. Yes. Pero sinabi niya, pero if it's only yun lang yung way, your will be done. Your will. Amen. Be done. Ibig sabihin, ayaw ko daanan, pero kung yun lang. Actually, yun sa flesh eh. So ibig sabihin, alam niya yung will. Tama. Nakikiusap lang siya, baka may ibang paraan. Mahirap yun. Kasi grabe yung pagdadaanan. Walang may gusto nun. Remember, Jesus came as a man. He was fully man and fully God. You know? Para daanan mo yun, yung alam mong mamatay ka, na sobrang gruesome pa nung pagka, di ba? Kaya sobrang alam niya rin kung gano'ng katindi ang flesh eh. Kasi dinaanan niya. Dinaanan niya. Diba? Yun, literal, na-crucify. Diba? Oo. Flesh. Diba? Diba? Dinaanan niya eh. Anyway, sige, tuloy po tayo. Nasaan pa tayo kanina?
Nasa kalooban pa rin tayo. Kalooban pa rin ng Panginoon. Kalooban pa rin ng Panginoon. So anyway, sinasabi na dapat alam natin ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga, di ba, we have been given the mind of Christ. Yes. Di ba? 1 Corinthians 2:16. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin alam. Kung hindi natin alam, well, dapat siguro ngayon pa mismo, inaalam na natin. Mga kapatid, dahil kailan alam natin yan. Okay, sunod tayo. Ito yung sinasabi ko, foundation, paano natin malalaman ang will ng Panginoon. Ang kalooban niya. Hebrews 10:36. Ang sabi niya rito, patient endurance is what you will need now so that you will continue to do God's will. So, ang sinasabi rito, patient endurance daw ang kailangan natin. Okay? Nang sa ganun, magpatuloy tayong lumakad sa kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin po pala, pwede ka palang mawala sa kalooban ng Panginoon kahit napunta ka dun sa una. Ano ba yun? Kung parang God's will yung pagpunta mo dyan, pero nawalan ka ng patient endurance, you are taking yourself out of the will of the Father. So, importante po na alam natin to. So, pag nagagawa natin yan, yung kalooban ng Panginoon na yan, yan ang susi upang ano, ma-receive natin ang mga pangako niya. Wow, yung pangako niya, God's best to. Good. All the time Amen. To. God's yes. best to. Tandaan natin. Para sa mga teenager. Oo, mamaya, pupunta tayo dyan. God's best. Wala na. Nakahanap na rin ba ito si God's best. I had God's best. Talagang, endurance talaga po. Dada na siya. Oo, endurance. No? Kailangan talaga patient endurance. Yeah, kailangan niya. Kasi katulad niya, for example, God's will na yung... Kunyari na lang ito. Let's just like for example, may nililigawan ka para sa mga youth dyan. For example, may nililigawan ka, you prayed for it, you prayed for the will of the Father, and you have that something inside of you na sinabi, Lord, siya na. Diba? Pero ang problema, medyo matagal yung pagsagot niya. So ngayon, nawawalan ka ng patient endurance. So God's will na yun eh. Eh ang problema, nawalan ka ng patient endurance. So you are taking yourself out of the will of the Father. Pero huwag ka pa-condemn. For example, sige, biglang umalis ka, no? Umalis ka, hindi mo na tinuloy yung panliligaw mo. So hindi mo na tinuloy yung panliligaw mo, huwag ka mag-alala kasi kung umalis ka man dyan, sabi ko nga nung nakaraan, di ba, yung Holy Spirit positioning system, mawala ka man dyan, i-recalibrate ang Holy Spirit sa iyan. Kailangan mo lang sumunod. Kailangan mo lang sumunod. Kailangan ko si Leia ibibigay. Kasi ang masama lang kasi doon, ayun na eh, nandun ka na sa kalooban ng Ama. Dediretso mo na lang, sabi nga, patient endurance eh. Mas minabuti mo pang sundin yung gusto mong gawin kaysa doon sa sinasabi niyang... Meron akong gusto indagdag sa pastor. Yung patient endurance din. Ito seryoso. Sa Greek niyan, hupomone. Yeah. Ang ibig sabihin ng hupomone is to be constant. Constant. Consistent. So, hindi kasi ito nga yung problema sa faith natin Ating pananampalataya, ating pag-seek kay God, ating oras na binibigay kay God, hindi tayo nag-a-abide, hindi tayo naninirahan at namamalagi sa Kanya. Bumibisita lang tayo. Yun ang masakit. Paano ka magiging constant kung bumibisita ka lang? Tama. Hindi naman pwedeng constant visitor. Constant abide ka dapat. Dapat doon ka na nakaugat kayo. Ang halaman, nakaugat yan lagi. Hindi minsan. Hindi mo naman pwede. Pag tinagal mo yun, mamatay mo. Ayun. Di ba? Siguro may... O isang daling panahon lang. Hindi, pero wala eh, di ba? Babalik mo kagad pag nag-i-repot ka, di ba? Magkakasakit. Maraming magandang analogy dyan. Magiging bonsai pag lagi mong linilipat. Tsaka, hindi, totoo lang ha. Ito, maraming naghahalaman ngayon dahil... Yeah, oo nga eh. Dahil ito, lockdown. Actually, so, pag nag-i-repot ka, pag ginalo mo yung ugat, alam mo may chance na mamatay yun ha? Tama. May chance na... Sa totoo lang. Oo. So, hindi lahat ng seedlings na pag nilipat mo ng ano, may risk yun na malanta. Or minsan may tinatawag na transfer shock na 1 or 2 weeks mukhang lanta, aalagaan mo yun mas mabuti para... Anyway, yung point ko lang, kung constant ka sa isang lugar, di ba, steady ka dun. Kailangan. Ito, kung constant ka sa salita ng Diyos, constant ka, hupumunay ka dun sa will ni God, sa ano niya. Then you will receive all will that receive He has that, promised. So yung mga ibang nagdadasal, hindi naman natanggap yung promise eh. Wala naman kami natanggap na ganito. Nag-hupomone ka ba? Are you abiding? Are you constant? Are you living there? Diba? O sumegway ka. Oh. Amen. So, tuloy tayo. So, habang tinatahak natin yan, pinibigay naman ng Panginoon yung maliwanag na direksyon.
galing sa kanyang salita. Amen. Ibibigay niya sa atin yan. Yan din yung binanggit sa Hebrews 6.12, faith and patience inherit the promises. Napaka-importante niyan dahil yung promises naman na yan, it is faith. Diba? Yan yung nagbubukas ng pintuan, naniniwala tayo, nananampalataya tayo na yung mga promises ay nandun. At yung patience na yan, yan ang kailangan para manatiling bukas yung mga yan until that promise is fulfilled. Amen? So tuloy tayo sa Colossians 1.9 naman tayo. Sa New Living Translation, sabi niya, so we have not stopped praying for you since we first heard about you. We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. Basahin ko lang sa Tagalog. Sabi niya ganon, dahil dito, mula ng araw na mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, ay walang tigil kaming nananalangin para sa inyo. Hinihiling namin sa Diyos na kayo'y mapuspos ng kaalaman ng tungkol sa kanyang kalooban sa lahat ng espiritual na karunungan at pangunawa. So sinasabi dito, this is the prayer of Paul sa Colossians. So sinasabi niya ganun, posible po pala na mapumuno tayo ng karunungan ng Panginoon. So hindi po pwede talagang sabihin natin na hindi natin alam eh. Tsaka nakalagay doon lahat eh. Lahat eh, nakalagay dyan oh, lahat ng spiritual. Complete knowledge. Eh. Yes. Ito yun, Pastor, isang complete knowledge na dapat alam natin yung will ni God. Ang problema, kasi dalawang parte yung problema yan, Pastor. Una, yung mga hindi alam yung will ni God. Yes. Diba? So, obviously, yun, pag sinabi mo, if it is God's will, if ganito. Pangalawa, yung mali yung pagkaalam sa will ni God. Tama. Na yung masama at yung mali, sinasabing will pa rin ni God. Yun. So, feeling nila, alam nila. Sila yan sa Colossians 1.9, na only kami alam namin. Pero yung pagkatao at pagkakilala nila kay God, mali din. Mali. O di pareho din sablay yun. Tama. So, ano dapat ang araw natin dyan? Ano dapat ang focus natin dyan, di ba? Ano dapat yung pagbibigyan natin ng pansin at tuon? Hindi lamang yung masabi natin, na, alam ko na, alam ko na, alam ko na. Dapat kilalanin natin yung puso ng Panginoon. Amen. Diba? It is only that way na talaga maintindihan natin ang kalooban ng Panginoon. Sa salita na nga lang na kalooban eh. So paano malalaman yan kung yung puso ng Panginoon, hindi mo alam. Kaya napaka-importante po niya mga kapatid. So, yan sinabi ko, his character, yung character niya, it will never go against his nature and his character. Yun ang kailangan natin malaman para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. So ngayon, bigyan ko kayo ng specific directives lang na galing mismo. Ito yung sinasabi ko na hinahanap ko sa Bible, ano? Na nandun mismo, na nakalagay mismo yung the will of God. Nakalagay mismo sa salita, the will of God. Para lang meron tayong basihan, no? Meron tayo, at least alam natin kung paano natin masi-screen out yung mga weird na mga hindi naman tama na sinasabing will of God yan, will ni God yan, para mas maunawaan natin. Amen? Simulan natin sa 1 Thessalonians 5.18. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5.18, in everything, ayan na naman tayo sa every. Okay? In something ba to? Hindi. In everything, sabi, give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, ang sinasabi dito, dapat daw palagi tayo nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Pero hindi ibig sabihin sa lahat ng bagay, sin lahat ng bagay, kasi hindi lahat ng bagay na pati yung masasama nangyari sa'yo, eh ipapasalamat mo na sasabihin mong galing sa kanya. Hindi po ganun. Ang sinasabi dito is yung may puso ka ng pasasalamat para makapagpasalamat para despite of everything that is happening, dahil alam mo na kaya niyang baligtarin lahat ng masama na nangyayari sa'yo. Ganon ang puso ng pagpapasalamat. Kumbaga tinatanggap mo na, hindi ka na nakikiusap o nagdadasal, Lord, baguhin mo to, alam mong nabago na. Kaya pag nag-pray ka, Lord, thank you. You're changing my situation right now in the name of Jesus Christ. Ganon tayo magdasal. Amen po? So yan ang sinasabi dito, na yan ang God's will para sa atin. Kailangan daw may puso tayo ng pagpapasalamat. At unang-una po sa lahat, lagi niyong tatandaan, ang pagpapasalamat po, this is the way that we bless the Lord. By thanking Him. Alam niyo po ba kung anong, kung ganong kasarap bilang tao, bilang tayo, mga tao, yung mapasalamatan? Yung mapasalamatan ka, hindi sa salitang thank you, pero yung alam mong nararamdaman mo sa puso ng tao na pinasasalamatan ka, it really gives you a ibang klaseng pakiramdam. Fulfillment na nararamdaman mong pinasasalamatan ka. Iba yung feeling na iba yung ganoon. Feeling yung anak mo, pinapasalamatan ka. Totoo. It's a different pleasure. Iba yun. Na experience ko yan on this last Father's Day, di ba? Ginawa na ko nung panganay ko nung parang yung tinitiklop na coat and tie. Tapos paglabas doon, thank you for ganyan. So yun lang simple na yun for a 10-year-old kid to do that. So what more kung tayo mismo, ganun tayo sa Ama.
Eh, alos hindi ko na nga alam kung paano ko makakabawi sa kanya. Talaga, wow, iba yung pakiramdam eh, na pinasasalamatan ka. So kung tayo, madalas magpasalamat sa Ama, ba, excited na excited din ang Ama na, di ba? Yeah. Di ba? Doon natin mabibless ang Panginoon. Kaya dapat ganun tayo, magkaroon daw tayo ng pasasalamat, ng puso ng pasasalamat. Dahil yan ang will ng Panginoon para sa atin. Ang hirap niyan, marami naman kasi sa atin na madali naman magpasalamat pagka mabuti at maayos ang lahat eh. Ang tanong dyan, paano pag medyo alanganin at may mga problema, kaya mo pa ba magpasalamat? Dyan, yan yung one, dyan yung test of endurance and diba? Patience. Yan. So kailangan, magpapasalamat ka pa rin, katulad nung sinabi ko kanina, dahil alam natin at may pananampalataya tayo na ito ay pansamantala lang dahil inaayos na ng Panginoon mismo ngayon ito. In the name of Jesus Christ. Ganyan tayo dapat lagi. We are to thank Him all the time. Ultimo yung tubig na pinaliligo mo sa umaga, kung pwede mo ipagpasalamat sa kanya, ipagpasalamat mo. Hindi lahat ng tao may heater. Yung iba nagpapakulupa, iba paano kung nagmamadali ka? Ipagpasalamat mo yan. Yung iba dyan, nasa Baguio, ang, di ba, pangulang heater, ang lamig nun. Ano yung heater? Di ba? Hindi ko alam yun. Yung iba naman, masyadong... heater. Yung iba naman... Yung iba naman, masyado na mga mainit, ipagpasalamat mo dahil malamig ang tubig. Maraming pwede tayong pagpasalamat. Yun lang pagkain. Lahat, sa lahat ng bagay, magkaroon po tayo ng pasasalamat dahil yan daw ang will ng Panginoon para sa atin. Dahil unang-una, yung pasasalamat na yan, patunay lamang ito na may tiwala tayo sa Panginoon. Amen. Doon na kasi natin masusukat yan, na may tiwala tayo sa Kanya. Kasi kahit na hindi maganda yung nakikita mo, nagtitiwala ka pa din na maaayos yan. Yes. Actually, hindi lang maaayos yan, ayos na yan. Amen. In Jesus' name. Amen. Yan ang sinasabi ng isang will ng Panginoon para sa atin. Ang kasunod nun, sinabi niya, "For this is God's will for you in Christ Jesus." Yes. So, ang sinabi ng Panginoon, God's will for us is where? In Christ Jesus. So, nagsimula po pala na maisa katuparan ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nagsimula ang lahat, kung hindi man ito karera, basta nagsimula yung starting line, ano? Simula nung tinanggap natin ang Panginoon, Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Doon nagsimula ang starting line. You are now walking in the will of the Father. Doon nagsimula yan, mga kapatid. Kaya tayo, ngayon bilang nagsimula yan, ang second application natin dyan, syempre alam na natin, si Jesus ang simula niyan, siya ang bar na natin, siya yung standard lahat ng ginagawa natin sa buhay, siya rin ang paraan upang matuklasan natin kung ano pa yung mga ibang will at plano at purpose ng Panginoon para sa mga buhay natin. Amen? Amen. Amen. So ano ba yung mga tanong na dapat nating tinatanong para malaman kung will of God ba yung isang bagay? Yun na, sinabi ko kanina actually na dapat consistent ito sa nature and character ng Panginoon. Tandaan natin, yung sinasabi ko kanina pagdating dyan sa Jesus, ano? So, anything, the will of God is always in Christ Jesus and not outside of Him. Yan ang lagi natin tatandaan. Lagi ko naalala dito si Brother Eric. Eh. So, kasi kahit ano pang sabihin ng ibang tao, okay, hindi naman sa wala tayong pakialam sa ibang tao, pero kahit ano pang sabihin ng ibang tao, but it's not lining up with the Word, and it's not lining up with His character or His nature, ano sinasabi mo lagi? Basura yan. Basura. Medyo harsh pakinggan, pero yan... Basura sa utak. Oh, basura sa utak. Oh, basura, ibig sabihin na kalat lang, parang hindi, walang ano, walang patutunguhan. Anything that is outside of... Hindi siya beneficial. Hindi siya beneficial, yan. Amen? So, tuloy tayo. So, it brings us back with the importance of truly knowing Jesus Christ through His Word. Wala po talagang shortcut, mga kapatid. Kasi kung mag-shortcut tayo at hindi tayo magsisimula magbasa ng kanyang salita, we will be an easy prey for the enemy's deception. Napaka-importante po niya, mga kapatid. So, ang mangyayari niyan, kapag wala tayong sariling seeking, wala tayong sariling seeking about His will, hindi tayo sinasaliksik ang puso ng Panginoon, hindi natin tinitignan, hindi natin inaalam ang kanyang will, ang nangyayari sa atin, ang natitira na lang sa atin is to just to follow some prophetic words or strong leaders. Ganun na lang nangyayari na hindi kasi nagkakaroon ng self-seeking. Ganun na nangyayari. Doon na lang tayo nakaasa. Doon na lang tayo nakabase. Samantalang sinabi ng Panginoon, hanapin mo ko. Anything who knocks, it will be open. Anything who asks, it will be answered. So hanapin natin, tanungin natin. Amen? Yes. So bago tayo magtuloy, ano, let me just give you five things
para meron lang tayong five things yeah. lang na, that are never the will of God. Yan. Para alam lang natin, okay? Kakaliwan na ganyan. Magkakaliwan na ganyan. Sarap sa popcorn dito. Five things lang. Sobrang dami ito. Pero five things lang. Magkakaliwan na ganyan tayo. Para mas, para mas ano natin. Mahal namin kayo. Wala tayo sinasige sa atin, Pastor. Hindi pa tayo pumunta rin. Lang tayo. Ano lang. Pero di tayo. Five things that are never the will of God. Number one, mga kapatid. Fear. Amen. Fear is never the will of God. Tandaan natin yan. Sabi sa 2 Timothy 1:7, basahin ko lang. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Sound mind. So, mga kapatid, kapag ikaw nakakaramdam ka ng takot, ito na lang, kung ikaw nakakaramdam ka ng takot na parang you are feeling that you are missing the will of the Lord, you are already missing it kasi natatakot ka na eh. Kasi pag nagsimula ka na takot, mag-aalala ka. Pag nag-aalala ka, medyo alanganin ka na. You will be making hasty decisions. Okay? So yung mga decision mo, medyo, ano na, tantantining na yung decision mo. Hindi mo na, natataranta ka na noon. Hindi mo na alam kung tama pa o mali. So yun ang gusto ng demonyo. Yun ang gusto ng kalaban. So kailangan, we must be, not be living in fear. Sabi sa 1 John 4:18, if you're living in fear, if you still have fear, ibig sabihin, you're not yet perfected in love. So balik na naman tayo saan? Sa word. So para maperpekto tayo, kailangan magkaroon tayo ng revelation ng pag-ibig ng Panginoon. Napakasarap pong magmahal ng Panginoon, mga kapatid. At napakasarap magmahal. Yun yung perfect love, castle of fear. Eh. Yung sana tatanong ko may 1 John 4 kami. Oh, meron. Actually, 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Amen. Cast out fear. Thank you, Jesus. So kapag ka ikaw natatakot, balik ka sa pag-ibig ng Panginoon. Tanggal niyang takot na yan. Amen? That is number one. Number two. Nakakakilig ka magturo, Pastor. Number two. Punta ngayon tayo. Number two that is never the will of God. Doubt. Doubt, mga kapatid. Ulitin ko. Doubt. Isa pa nga, Brother Ted? Doubt. Doubt. Doubt is never the will of God. Sa Tagalog ang doubt? Duda. 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 Okay. Ang pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan. Sabi niya sa James 1:6 NASB, but he must ask in faith without any doubting. For the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. Mga kapatid, if you are to doubt, you doubt the doubt. Amen. Kung ikaw if you are to doubt, you doubt the doubt. Kung meron kang pagdududahan, mga kapatid, pagdudahan mo yung duda. Dahil yun ang kaduda-duda. Parang algebra. Oh, negative plus negative equals positive. Negative pa rin yun. Negative times. Negative pa rin yun. Kaya tandaan natin. Alatang yung positive yun. Alatang hindi mataas grade mo sa math dati. Oo nga. Basta mga kapatid, yan, tandaan lang natin ano. Kung magdududa ka na lang, isipin mo, teka muna, duda yan. Ha. Pagdudahan mo yung duda. Huwag mong pagdudahan yung katotohanan. Amen. Salita ng Panginoon yan eh. Huwag ka magduda dyan. Ang pagdudahan mo yung duda. Kukunin din ka ng duda eh. Duda ba ako? Pwede mong bigyan ng example para medyo mas ma... Hindi. Maganda kasi may example eh. Tama. Sige, bigyan mo, brother. Masayang sabihin yung pagdudahan natin yung duda, pero paano mo nga nagagawa? O kanyari ganito, may hinahabol kang babayarin, di ba? Yan. Tapos, may inaabangan kang pera, tapos yung duda mo, yung, nako, baka di ako bayaran, baka di umabot. Mm. Di ba? Yama. Pagdudahan mo yun na, di, imposibleng di ako bayaran. Lalabas at lalabas yun. Tama. Di ba? Tama. Imposibleng hindi tayo bayaran, maaari aabot at aabot yan kasi good si God eh. Yes. Yun yung pagdudahan mo, yung doubt. That is how you doubt the doubt. Di ba? Kasi pagdududahin ka ng kalaban eh, pagka sinabi niya, oh, hindi, maaayos mo yan. Ngayon, sasabihin ng duda, hindi maayos yan. Yun yung pagdudahan mo. So, ang pagdudahan mo, yung sinabi niyang hindi mo maayos yan. Sakit. Sakit tsaka gamot. Sakit tsaka gamot. Masama ka pakiramdam mo. Umiinom ka ng gamot. Magaling na ako eh. Ba't ko kailangan ng gamot? Tama. Diba? Ngayon, sasabihin sa'yo nung duda, hindi uminom ka kasi... Baka magka-side effect ako pag ininom ko to dito na ako sa Word of God. Yan. Walang amen. Side effect. So diba? That is how we doubt the doubt. Maliwanag po mga kapatid ha. Ulitin natin, kung magdududa ka, pagdudahan mo yung duda. Dahil yun ang kaduda-duda. Amen? Alright. Lupin, pare. Ibang klase to. I think we have to come up with a poster. Sa page. Pwede. We'll work on that. Alright.
Sige. Pangalan ng kaibigan mo, si Dudes. Si Duding, ano? Duding. Duding na Duding. Anyway, punta tayo sa number three. Number three, that is never the will of God, mga kapatid. Confusion. Ah, amen. Confusion is never the will of God. Lagi po nating iisipin yan. Sabi sa 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of confusion, but of peace. So kapag ikaw nalilito, naguguluhan, like for example, meron kang hindi maintindihan, sabihin na lang natin sa isang katuruan na naturuan ka ng ganito at litong-lito ka na at nandito, nagkaroon ka ng kapayapaan. So ibig sabihin, alam mo na kung kanino galing. Naintindihan mga kapatid? It's always the peace. Ako madalas naman, sa mga experience ninyo, ako lagi ako peace. It's always peace. It's always the peace of God. Pagdating sa... Actually, dun sa Philippians, yung the peace of God rule your heart. Yeah. Ang peace niya dun is parang yung umpire ng baseball. Oh, yung siya nagsasabi kung out or in. Yes. So, pang-check mo sa kung kikado o hindi, yung peace mo. Peace talaga. Yun yung basihan mo. Tama. Yung sinasabi niyang safe or, di ba? Alagang alam niya, hindi siya nagtatanong so, safe ba? So, pag nagsabi yung umpire, sunod na lahat. Tama. Siya, nasa so, kanya walang yung... Walang pwedeng kumontra na sa sinasabi. Nasa kanya yung huling bola, kumbaga. Nasa kanya yung authority para masabi kung safe or hindi. Anyway. Amen? Tama. Okay, so confusion tayo sa number three. Number four, that is never the will of God, discouragement. Amen. It is never the will of God para kayo i-discourage. Kasi madalas, nararamdaman nyo siguro yan, parang minsan, wala, tiyan ka na lang. Hindi ka nakabot, wala, hindi mo na maayos yan. Wala, hindi ka na... Sinasabihan ka kung wala kang kwenta. Oh, mga ganun, hindi yan will ng Panginoon, hindi yan kalooban ng Panginoon para sa iyo, mga kapatid. Kapag sinasabi niya, hindi ka na, wala na. Kung nag-e-exam ka ng bar, hindi ka na, wala na, hindi ka na maging attorney. Yung ganun, hindi will ng Panginoon sa yan. Tandaan natin, ang will ng Panginoon is always one. To encourage us. Yan ang sinasabi niya sa Joshua. Basahin na natin. Sige, hindi ko na nilagay sa notes. But let's just read it para mas maano tayo sa Joshua 1. Basahin ko, 6 to 9. Sinasabi na 6 to 10 or 6 to 9. Be strong and courageous, for you shall give this people possession of the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous. Nakikita nyo? Paulit-ulit? Diba? Hindi naman sinabi magpakahina ka. Hindi, sinasabi dito magpalakas ka at magpakatatag ka. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left. Ayan na rin, duda. Okay? Right or to the left. So that you may have success wherever you go. This book of the law shall never depart your mouth. Amen. But you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Have I not commanded you? Again, be strong and courageous. Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen. So kapatid, yan ang will ng Panginoon para sa inyo. Yan ang dapat lagi nating mine-meditate at iniisip sa puso natin. Hindi tayo dinidiscourage, pinapalakas niya ang loob natin. Amen? Amen. Amen. Nandang number four. Then number five. Talagang ginawa ko na ng number five. Sobrang dami ito pero five na lang. Five na lang. It is never the will of God. Guilt and condemnation. Ah, amen. That is never the will of God for amen. You. Yan ang sinabi niya sa Romans 8:1. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Hindi will ni Lord na nagpapakondem ka. Kaya nga tayo nag-renew ng isip natin, kaya tayo nagbabago ng isip natin. Hindi dapat tayo nagpapakondem, hindi dapat yung, ay, nagigilty ako. Kasi kapag ka-guilty, ang batayan mo, hindi Holy Spirit yun. Hindi Holy Spirit niya kapag ka nagigilty ka. Kasi ang Holy Spirit, it is there to edify you. It is there to encourage you. It is always to build you up. Amen. Hindi yan yung parang, lalagod ka. Inulit mo na naman to. Ayan naman. Hindi ganun. Hindi condemnation. Di ba? Condemnation. Ganun kasi. Ang nangyayari, ako patay. Ganito na. Kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng gawin yan. Hindi ganun mga kapatid. That is never the will of God for you. Amen? Amen. Amen. So tuloy tayo. At least alam niyo na yung lima na yan. Okay, one of these days, siguro pwede natin expand yan. Ulitin ko yung lima, no? Number one. Oh, wake up. Fear. Number two. Doubt. Number three. Confusion. Number four. Discouragement. And number five. Guilt and condemnation. Mga kapatid, that is never the will of God for you. Alright? Okay, tuloy tayo. Romans 12:1. Ito yung will of God.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. God's will for us, brothers and sisters, is to be a holy, living sacrifice. Lagay natin sa mga puso natin yan. So, ibig sabihin po ng living sacrifice, dapat po totally yielded tayo. Yan ang will ni God para sa atin. Yan sinasabi, sampalataya, all in. Mm. Dapat lahat, sampa, lahat ng taya, all in ka sa Kanya. Hindi yan yung kailangan, kasi yun lang yung, ano yung sinasabi? Sampa, lahat taya. Yeah, sampa, lahat taya, di ba? Well, hindi tayo magkakaroon ng revelation ng mga will niya, ng steps niya, kung anong gagawin natin kung hindi tayo naka-yield sa kanya ng buong buo. Amen? Yun yung sinabi sa Hebrews 5:8, yung pinag-usapan natin kanina about kay Jesus. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Actually, yung suffering dito is not about the cross eh. Ang suffering dito is yung circumcision of his heart from the will of the flesh. Tandaan natin yung flesh natin. Naku, ayaw na ayaw nito nang nasasabihan ng hindi. Oo nga. Ayaw na ayaw niya nang nasasabihin, oh, hindi pwede. Sa pagkain nga lang eh. Subukan mo. Fasting ba? Ayaw na ayaw ng flesh na sasabihin ng hindi. At ang reality, mga kapatid, maraming Christian na hanggang ngayon has not yet circumcised their heart from the will of the flesh. Yan ang nagiging problema. Kaya nga sinabi dito ng Panginoon, we have to be a living sacrifice. That gives us the capability, the ability to discern God's will. So ngayon, tanong, are we or are you completely yielded to God or are you selectively yielded? Are you 24/7 a holy living sacrifice? O baka medyo may... I'm just gonna ask that to you. Kung may... Ikaw na sumagot yan. Kami, ako tinatanong ko rin palagi sa sarili ko yan. Kasi kailangan alam natin yan. Anong sagot mo? Actually, yung 24/7 holy living sacrifice, just to tell you the truth, ha? Pagdudahan mo yung duda na yun. Oo, di ba? Hindi mo maano yung kung i-renew yung mind mo. Totoo. Yes. Kailan? Akin talaga ang ano. Pag hindi ko sabing ginagawa sa akin ni God, pero ready ako pag sabi ni God, huwag mong gawin. Mm. Yes. Kaya ko hindi gawin. Yan yung being present to God. Yeah. Yun yung test ko palagi sa heart ko. Lahat ng ginagawa ko, pag may sinabi isa doon na sinabi ni God, huwag mong gawin yan. O, gawin mo yung ayoko, gagawin ko ba yun? Mm. Yun yung pag-test ko sa sarili ko. Oh, so tama yun, kasi it is how quickly we respond. Yeah, yun nga. Yun. Tama, ganun yun. Kung nahirapan ako, ang babalik ako is, alam ko faithful si God, alam ko mabait si God, mahal niya ako. So, pag may pinapagawa siya sa akin, para sa akin yan. Amen. Actually, may narinig akong ganyan eh. Para sa ito rin. Hagin, sa Hagin Ministry siya tayo eh. Sabi ko, ano ba, paano ikaw? Are you totally yielded? May tinanong ganun eh. When I get there, I'll let you know. Hindi, kasi tama na, mahirap nga nakabulin mo yun eh. Oo, oh, di ba? Di ba? Yung importante is sensitive ka sa kanya. Yun ang importante. Present to God lang tayo. Present importante. To God. Na kung kausapin ka ni God, sensitive ka, pakinggan siya. Yes. Sensitive kang, mag-obey. Yes. Sensitive kang, di ba? Hindi naman sinasabi, oh, kailangan. Hindi ka na magkakamali, kahit condemnation yun. Yes. Kasi ang normal isip na, yung obedience, dapat kawawang-kawawa kayo. And kasi yun ang gusto ni God sa buhay mo. Hindi totoo yun. Hindi mo alam yung kalooban ni God. Yes. Part yun ang wrong will. Yan, kasama yun sa hindi. Yan ang hindi kalooban ng Panginoon. False humility. Amen. Humility. Yan. Siguro one of these days, maganda ma... Nanay, ituro mo na yun eh. Actually, ituro mo na yun. Pwede part 2 yan. Oh, part 2 rin. Okay, tuloy tayo. So verse 2, anong sabi doon? And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So dito papasok, kitang-kita niyo naman, ano? Daan-daan pa eh. Good, acceptable, and then the perfect will of God. Sa ibang translation, pleasing yan. Pleasing. Good and pleasing. Pleasing. And perfect. Kailangan alam mo kung ano yung pleasing kay God. Yes. Diba? At paano mo malalaman yung ganun pa rin? Yeah. Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. So at the end of the day, faith pa rin yung bagsak natin. Kaya talagang doon may kita, grace and faith talaga. Amen. Grace and faith. Amen. Grace and faith. Amen. So tuloy tayo. Ang will ng Panginoon sa atin ay mabago ang ating isip. Renew our minds. Kasi kung hindi tayo magbago ng isip, may
may stop ball kasi sa isang lugar. Kumbaga, sa isang attitude, for example, yung isang testimony nung kasama natin, kapag hindi ka matututo mag-renew ng mind mo, may stuck ka na ron eh. So hanggang ngayon, pagka na-stuck ka doon, paano ngayon ma-reveal sa'yo yung sinasabing good, acceptable, and perfect will of the Father? So ang will of God sa atin is to renew our mind in His Word. I'm not gonna expand this anymore kasi marami nang turo si Brother Ron about the renewing of the mind. Makulit na tayo doon. Okay. So renewing. Paulit-ulit na tayo dyan. Pag yun hindi pa nakuha, hindi ko na alam kung anong gagawin. Halos every turo natin. Palagi may ganun. Kaya hindi ko na-expand. Alam ko, alam nyo na yan. Praise God. Alright, so basahin ko lang itong message translation itong Romans 12:1-2. Maganda yan. Maganda yan pag-message. Maganda itong message translation eh. Let's just hear this out. Sabing ganun, sa Romans 12:1-2. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Ganda nun. Embracing what God does for you is the best thing that you can do for Him. First time ko rin nabasa sa yeah. Ang ganda nito. Yeah. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Hindi ka na nag-iisip eh. Minsan eh, ganun nangyayari. Padalos-dalos ka na. Instead, fix your attention to God. You'll be changed from the inside out. Ganda. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Yun yung sinasabi natin kanina. Quick it obedience. Is how we quickly respond to what His will is. Kasi sa sinasabihan tayo, so kung present tayo sa Panginoon, may sinabi siya, how quickly do we respond to it? Yung sinasabi dito. Unlike the culture around you, listen to this, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Praise God. Hallelujah. Let's put this into heart. Ang Panginoon, lalagang ang will niya sa atin is always for the best. He brings out the best in us and not the worst in us. Hindi niya tayo pinalalala, pinabubuti niya tayo. Yan ang lagi nating iisipin. Yan ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Amen? Amen. Amen. So tuloy tayo. It's another directive from the Word na sinasabing this is the will of God. 1 Timothy 2, 1-4. Let me just read it. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God. Our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So what is His will again? Is for us to come to the knowledge of the truth. So, importante po talaga, mga kaibigan, mga yes, kapatid, brothers yes. and sisters, that we come to the knowledge of the truth. At isa pang will ng Panginoon dito na sinasabi niya, first of all, what daw ang dapat natin gawin? First of all, what do we do? Ang sinasabi dito is, for us to pray. We are to pray. Ito ang pleasing kay God. This is God's will. If we pray, mamumuhay daw tayo ng payapa. Okay, importanteng alam natin ito. Okay, sa 1 Timothy 2:8, sinasabi dito, I desire that men ought to pray everywhere. Ang pagkakaroon po kasi ng personal prayer life, yan ang God's will para sa atin. Kasi nga, hindi natin patuloy nalalaman kung ano yung mga susunod nating hakbang, kung ano yung mga pinagagawa niya, kung hindi tayo nagpe-pray. Ano ba yung pray? Diba? Luke 18:1, sabi niya sa parable niya, then he spoke a parable to them that men ought to pray and not lose heart. Ang intention ng prayer, mga kapatid, is hindi po isang obligasyon, hindi po yan isang kailangang gawin na parang patawin, hindi, pinapataw sa iyan na, oh, kailangan mag-pray ka, 2 oras, 3 oras, 4 oras, kailangan, oh, teka mo na, kulang ka ng 30 minutes. Hindi siya burden. Hindi siya burden. Prayer is supposed to be enjoyed. Ang prayer life natin, dapat po masaya tayo dyan. Yan ang sinasabi ng Panginoon dyan. Isaiah 56:7, make them joyful in my house of prayer. Dapat po ini-enjoy ang prayer kasi prayer is simply a fellowshipping with God. Diyan natin siya nakikilala. Diyan natin nalalaman ang kanyang kalooban. Like for example, ako na lang, si Brother Eric, kung hindi kami nag-uusap ni Brother Eric, hindi ko nalalaman kung ano yung mga gusto niya, kung ano yung mga ayaw niya. So paano malalaman yun? Sa Ama, it's through prayer.
So mga kapatid, huwag natin kakaligta mag-pray. Like for example, itong ginagawa namin, hindi naman ibig sabihin pray ka. Yes, may prayer naman na talagang one-on-one prayer na if you want to go into a room and pray and fast, pwede rin yun. Pero like, itong ginagawa natin, ito minsan pag nagsasalita si brother, I'm still praying. I'm still talking to him. That Amen. Is how we pray. Amen? Amen. Yan ang importanteng alam natin dapat. It is simply a fellowship with God. So doon na niya mapapakita sa atin kung anong kalooban niya para sa atin. At pangalawa, it is also the way that he may carry, that we may carry out his will. Kasi sinasabi niya eh. Okay, sinasabi niya sa atin. Ngayon, paano ngayon makikerry yung will niya kung hindi natin gagawin? May God's will na eh. Okay, bigyan ko kayo ng example ha. Bigyan ko kayo ng example sa Daniel 9. Yeah. Daniel 9. Bigyan ko kayo ng example sa Daniel 9. Daniel 9:2. During the first year of his reign, I, Daniel, learned from reading the word of the Lord as revealed to Jeremiah the prophet that Jerusalem must lie desolate for 70 years. Ito, nagpe-pray si Daniel. Di ba? Alam natin, nagpe-pray si Daniel. Okay? Ang pinagpe-pray niya is something that was already written. When was it written? Sa Jeremiah. Basahin natin. That's right. Jeremiah 29:10. Sabi nga nun, "For thus says the Lord, when 70 years have been completed for Babylon, I will visit you and fulfill my good word to you, to bring you back to this place." And then Jeremiah 25:11-12, para mas magkaroon tayo ng idea ng kaalaman dito sa sinasabi natin. "This entire land will become a desolate wasteland. Israel and her neighboring lands will serve the king of Babylon for 70 years. Then after the 70 years of captivity are over, I will punish the king of Babylon and his people for their sins, says the Lord. I will make the country of the Babylonians a wasteland forever." So ito yung written word na, sinabi na. So ito na yung God's will. Nakalagay na, nakasulat na eh. So ano yung sabi ni Daniel? So, kasunod nung verse na yon, Daniel 3 and 4. Sabi, "So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and fasting. I also wore rough burlap and sprinkled myself with ashes. I prayed to the Lord my God and confessed, 'O Lord, you are great and awesome God. You always fulfill your covenant and keep your promises of unfailing love to those who love you and obey your commands.'" Tanong, kung nakasulat na yung God's will, nakasulat na eh. It is written. Kung nakasulat na, ba't nagpray pa si Daniel? Yun. Okay. Kasi na, kailangan to enforce his will. Amen. Kailangan kasi na kailangan magko-cooperate tayo. Someone here on earth would cooperate and enforce that will of the Lord. Amen. Amen. Yun ang importante dito kasi tayo kailangan ni God nang mag-a-agree dito sa atin para ma-carry out yung kanyang will at para ito ay ma-accomplish dito sa mundo. Yes. Kailangan palagi yun. Kaya naalala ko nung palagi ito, natandaan ko nung before nung sinasabi pag present to God tayo, sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng Holy Spirit sa atin, upunta mo to, pag-pray mo, lay hands mo. Ngayon, syempre mag-iisip ka, parang layo, ayun pumunta. Pero kung tutuusin, yung bagay na yun, kinausap ka na. So you are the miracle that is waiting to be happened doon sa taong yun. Ilang beses na natin pinagdaanan yan. Di ba? Yung mga ganyan na experience diba? Na, si Lord ba talaga yun? Di ba? Isip mo diba na ganun, alam mo, pupunta ba ako? Parang ang hassle eh. Oo. Pero pag tinuloy mo, yun na. Doon mo makikita, yung mga, doon ang gagaling yung mga testimony yes. na hindi mo bibitaw, hindi mo makakalimutan habang buhay. Kasi isipin mo yung mga ganon na biglang pupuntahan mo, tapos pagdating mo doon, ikaw na yung kinausap ng Panginoon kasi it's God's will to heal. Alam Amen. Natin yon. Yes. It is God's will to heal. So binigay na sa'yo yung will niya, ipagalingin yung tao na yun, pumunta ka, lay hands mo. Kasi kailangan niya na mag-a-agree dito sa lupa para i-enforce yung will na yon para maisakatuparan. So kailangan ka ngayon niya. Okay, pag pumunta ka ngayon doon at nanundan na isakatuparan, so mahihil ngayon siya. Ngayon, kung sakali naman ikaw eh hindi pumunta, eh meron pa namang kakausapin ng Panginoon para oh, gawin man. Yan. Parang ganun na lang yung nangyari kay Mary. Di ba kay Mary, ganun din eh. Kay Virgin Mary, nakasulat na yun eh. It was prophesied by Isaiah, it was prophesied by Micah. Nakasulat na ng mangyayari na virgin birth, papapanganak si Jesus Christ. Bakit pa inabot ang pagkatagal-tagal? Kasi doon lang nakahanap ng tao na mag-yes. Magsasabi na, "Let it be to me according to thy will. Will." So yung mga will ng Panginoon, kailangan tayo mag-cooperate dyan sa mga yan. Kasi kailangan natin mag-agree. God needs someone here on earth to agree on that will para ma-carry out yan. Amen? Amen. So tuloy tayo. Another directives from the Bible, Ephesians 5:17-18 for God's will. "So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is.
And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Amen. So it is God's will for us to be filled with the Spirit. Amen. Yan ang importante po mga kaibigan, brothers and sisters, kailangan po tayong filled with the Spirit. Yes. He actually says here, sinabi niya, be being filled. Okay, alam naman natin, our spirit is already sealed. Okay, ang tanong, eh yung soul mo, eh yung flesh mo, is it filled with the Spirit? Amen? Actually, yung understanding 517 sa Tagalog, huwag kayong maging hangal. Yan. Mabigat yung hangal. Hangal kasi parang sinabi mong mangmang. Mangmang. Huwag kayong maging hangal. Tama. So dapat tayo filled with the Spirit, though tayo staying filled. Tandaan natin yan. The Spirit will always lead us to what? Kapag ka tayo filled with the Spirit, anong lagi niyang lumalabas sa atin? It's always what? Love. Mm-hmm. Kusa. Diba? Kusa na lang. Overflow. Overflow. It's always love. You will manifest love. Amen. Ay, nako mga kapatid, napakasarap pong magmahal. Sa totoo lang. Alam niyo ba yung kantang, napakasarap ng may nagmamahal. Yan. Napakasarap magmahal, mga kapatid. Kung yata gumawa. Kaya wala makala. Kaya hindi, may kanta nun. Ewan ko, kinabutan niyo yung may sarap ng... Next week na napin yan. Alam niyo. So, importante, we are filled with the Spirit so that we may be able to manifest love. Amen? Amen. So, ito yung the next one. 1 Thessalonians 4, 3-5. Actually, I'm just gonna touch on this. This is actually my last directives from the Bible pagdating sa will of God. Actually, may nailista akong 10 eh. Pero sabi ko, okay na to. Para lang may alam tayo at magkaroon tayo ng kahit papanong batayan para nalalaman natin kung anong will of God para sa atin. So, sabi sa 1 Thessalonians 4, 3-5, for this is the will of God. Linaw. For this is the will of God. Ano daw sabi? Your sanctification, that is, that you abstain from sexual immorality. That each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Not in lustful passion, like the Gentiles who do not know God. Mga kapatid, brothers and sisters, sexual immorality is a major enemy to the will of God. We have to understand this. Kaya I'm letting this, gusto kong malaman ninyo to, gusto kong ilagay ninyo sa puso nyo ito, kasi itong madalas na ginagamit ng kaaway para mag-derail tayo sa will ng Panginoon para sa atin. Kasi if we are practicing this, if we are doing this, ito talaga sinasabi ni God dito na we must avoid this at all cost. Kasi yung sabi sa 3, di ba? Your sanctification. Yes. Malinis ka na eh. Yes. So huwag mong gawin yan kasi mabababoy yung yes. Nalinis na. Kalinisan mo. Tama. Yun, di ba? Yun nga yung madalas natin na example, yung hindi ka, nakaligo ka na eh. Yes. Tapos lalaro ka sa putik. Bakit ka babalik sa putik? Hindi ka na yung madumi na kailangan pa malinis. Nalinis ka na, you have been sanctified by the yes. Lord. You're Amen. Cleansed by the Lord, you are redeemed. But pa ako babalik dyan? Yeah. Diba yung tatanong natin, pag nakauwi ka na, galing trabaho, nakaluto ka na, naligo ka na, after nun, lalabas ka pa. No, parang... Bayon, dito na ako, nakaligo na ako. Kaya nga, fresh na ako, tapos... Pero, ganun din yung point. Malinis na tayo eh. Oo. Meron na tayong Jesus, bakit pa tayo magpapadumi sa labas? Yeah. Amen. Yun yung perspective dapat natin. Amen. Amen. So, napaka-importante nito mga kapatid. Lagi nating isipin ito, kasi ito talaga ginagamit ng kaaway ito. Madalas itong gamitin ng kaaway. Naalala ko nga nung ako yung bago na born again, ano, bago ako naging Christian, it was immediately... nilagay na ng Holy Spirit sa puso ko kasi nga hindi kami kasal ng misis ko before and we've been living in for so long. May tatlo na anak namin and then talagang isipin yung pag iniisip ko, Holy Spirit lang talaga eh. For me to be able to do that, magkatabi kami natutulog but you know, it took 14 months bago kami kinasal. We abstained from sex. Kasi importante po yun talaga. At hindi ko ginawa yun dahil natatakot ako, hindi ko ginawa yun dahil naku, patay, ganito, hindi ganon. I did it out of reverence. Amen. Out of my love for Him. Ginawa ko yun. Dahil mahal na mahal ko si Jesus. Dahil alam ko kung ano yung binayaran niya para sa buhay ko. Amen. Alam ko kung saan niya ako pinulot. Alam ko kung saan ako galing. So gagawin ko pa ba yun? Para, alam mo yun? Parang hindi ko kaya. Masyadong masakit para sa puso ko na magawa yun. And it's gonna be easy for you kapag talagang buo yung pagmamahal ng Panginoon sa puso mo. Amen? Amen. Amen.
So I'm just gonna touch on that, ano, hindi na tayo magpaparada ron ng mahaba. Actually, that's what I've got for you. I'm gonna end this with this. Kasi nung last week, nadaanan mo yung kingdom eh. About the kingdom. Tanda natin, yung kingdom po. Ano ba, saan ba galing yung salitang kingdom? King's dominion. So, ibig sabihin, yung king's dominion, ano ba meron sa king's dominion? So, everything na will ng king, eh, na isasagawa at isasakatuparan dun sa kingdom. Yun yung kingdom eh. So, lahat ng will ng hari, eh, nandun nangyayari. Dun nagagawa, dun dumadaan. So, kung yun ang ginagawa, dun na nangyayari. So, ibig sabihin, ito palang lugar na to, kung saan nangyayari ngayon yung will ng Panginoon, nasan yung kingdom? Kung nasan yung will ng Panginoon? Nandun. Yun ang sinabi sa Matthew 6, 9-10, di ba? This is the Lord's Prayer, sabi, pray then in this way, our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So siguro may nagtatanong sa inyo, your kingdom come. Teka muna, kailan ba dating yung kingdom na yan? Dumating na ba yung kingdom na yan? Nandito na ba yung kingdom na yan? Baka may nagtatanong sa inyo. Punta tayo, Luke 17, 20-21. Ito rin yung sinagot ni Jesus dyan. Tinanong siya ng mga Pharisees. Anong sabi ni Jesus? Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here, see there. For indeed, the kingdom of God is within you. Amen. The kingdom of God is within you. Amen. It is within us, ang kingdom. So ngayon ang tanong, this is the same reason eh. Okay? This is the same reason why we need not to worry anymore. Kasi nasan yung kingdom? Sa atin. Nasa atin. May hirap ba sa kingdom? Wala. Is there any lack in the kingdom? No. Is there any suffering in the kingdom? No. May poverty ba sa kingdom? Wala rin demonyo. Wala rin demonyo sa kingdom. Wala rin sakit. So, yung sinabi mo nga nakaraan, I rest my case. I rest my case. Yung kingdom na yan ay nasa sa atin. So, ang sinasabi nito, yung kingdom na yan, dyan po na isa sa katuparan ang kalooban ng Panginoon in His kingdom. And we are to establish God's kingdom here on earth. Amen. By how? By preaching it and sharing it katulad ng ginagawa namin ngayon. Pero para itahi lahat yan, Pastor, magandang ano dyan. I-enforce natin yung kingdom dito sa buhay natin. Yes. Pero bago lahat nun, maintindihan muna natin ano ba yung will talaga ng King. Amen. Diba? So yun yung ang yun ganda yung, na-bless ako dito. Kaya at least naintindihan natin yun yung will na isa-isa natin kanina, yun yung will. Ngayong alam mo na yung will, enforce natin. This is how we enforce it. Amen. Amen. Kasi pag na-enforce natin to, tandaan natin, if we start preaching it, we start sharing it, kaya nga minsan, tinatasan na kami ng kilay ng mga iba, lalong-lalo na to. But anyway, okay. Sa mga aking mga taga-subaybay. So you have to understand, ngayon na alam nyo na ang God's will, na we are to enforce it. Kasi tandaan nyo mga kaibigan, brothers and sisters, you put this in your mind, you put this in your heart. Every time that we preach this, every time that we share this powerful truth of the word of Jesus Christ, that the kingdom is within us, that kingdom is in us, Jesus Christ is in us. Every time that the soul is saved, ano ba nangyayari? Ah, every time a soul is saved, heart and mind are transformed. Amen. When the heart and mind are transformed, ano nangyayari? Yan yung salitang metanoia. Nata-transform yung isip at puso. Pag na-transform yung isip at puso ng taong yan, nata-transform yung pag-uugali niyan. Amen. Na may metanoia yung ugali niyan. Na may metanoia yung pagkatao niya. Na may metanoia yung buong pagkatao niya. Ugali niya, pang-araw-araw niyang gawa. Pag, so, effortless siya. Di ba? Kasi yun eh. Tinanggap niya si Jesus at nangyaring yan. Pag na-metanoia yan, na-transform yung buong pagkatao niya, na-transform yung ugali niya, ang nangyayari susunod, nata-transform din yung pamilya niyan. At pag na-transform yung pamilya niyan, yung mga nakapaligid sa pamilya niya, which is the society, also transforms. Amen. Na may metanoia din. Salt and light. Okay? Pag yan na-transform yung society, what happens next? The world is changed. Amen. Ang mundo mababago. And that is the will of God for us. Sa sobrang ganda yan, hindi siya mahirap na conscious na, okay na ba, transform na ba? Di ba? Check mo nga bro, transform na. May naalala. Hirap yun eh. Kasi ang bagsak mo noon, condemnation, saka sinusukatan mo sarili mo. Ang point nito, sinasabi ni Pastor Macho, yung pag-metanoia, yung pag-ano, it's only a result of abiding in God. Ganun lang kasimple. Hindi yung pipilitin mo, hindi yung may gagawin ka para pakita mo, hindi yung tatadtarin mo ng good works yung schedule mo para mapakita mong Christian ka.
Hindi, just abide in God. Transformation will come about naturally. Ministry, good natural works will come about naturally. No pressure. No stress. No, ano. Basta stand firm in the Word. Yeah. Know God's heart. Focus on the Word. Focus on the Holy Spirit. Lalabas lahat yan. Yes. Amen. Amen. May dadagdag pa ba tayo? Okay na. That's what we have for tonight. Parang na-transform ako habang nakaupo ako dito. May naalala kasi ako pagdating sa transformation eh. Yung pelikula, Transformer. Oh, Transformer eh. Sila Bumblebee na sila Optimus Prime eh. Anyway, so guys, that's what we have for tonight. Brother Ron, you want to ask? Tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Angat po natin ang mga puso natin ngayon. Dasal po tayo. Panginoon, salamat sa pagkakataon na to. Sa paraan na to, Panginoon, na kahit na malayo kami sa isa't isa, pwede pa rin kami magkaisa sa isang puso, isang espiritu, isang Jesus, isang pagmamahal sa inyo. Panginoon, salamat po na napakabuti nyo. Mabuti ang inyong kalooban para sa amin na wala kayong masamang balak kahit konti, kahit isa. Yes, lahat ng hangarin nyo para sa amin ay tunay na mabuti. Panginoon, ngayon, inaangat namin sa iyo ang aming puso't isipan. Na talagang sadya namin na gusto namin kayong makilala ng tunay. Panginoon, umihingi kami ng tawad sa mga sa mga panahon na kung ano-ano yung sinabi namin na kayo daw may ganito, God's will to, God's will yan. Panginoon, hindi namin alam yung aming mga pinagsasabi noon. Pero ngayon, alam na po namin ang katotohanan na napakabuti nyo, Diyos. Grabe yung pagmamahal ninyo. Grabe yung pagpapala at biyayang ibinuhos nyo sa aming mga buhay na alam namin, Panginoon, na lahat na nagtitiwala sa iyo, tunay na hindi nyo pababayaan at hindi man kukulangin ng anumang mabuting bagay. Panginoon, sobrang thank you sa pagmamahal ninyo. Inaangat ko po lahat ng bawat isa sa mga nanonood dito ngayon na Lord, talagang sana maranasan nila. Maranasan nila ng personal na ang isang engkwentro, Lord, sa inyo na hindi nila makakalimutan. Na maranasan nila ang tunay na kabutihan at kabaitan at pagmamahal ninyo. Sabi niyo ho, sa salita ninyo in Romans 2:4, it is the goodness of God that leads to repentance. I pray, Lord, na bawat isa sa mga tao dito ma-receive at ma-manifest yung fullness of the extent of your goodness sa kanilang buhay. So Lord, I speak life upon everyone watching. Anyone who is sick, I speak health and healing upon you right now. Yes, right in the name of Jesus. In 1 Peter 2 verse 24, it clearly says that by the stripes of Jesus, we were healed. Lord, we appropriate that healing right now to those who are watching. Kung ano man yung may sakit, kung may struggle ka with cancer, we rebuke cancer. Right now, in the name of Jesus, we rebuke diabetes. Right now, in the name of Jesus Christ, we rebuke high blood pressure, glaucoma. We rebuke arrhythmia right now. If that's you, back pain, right now. Lower back pain, we cancel Jesus that pain right now in Jesus' name. Trouble with the right knee. Yes, if that's you, kung na-ACL ka dati o napilayan ka, work incident. If that's you, I cancel that pain immediately in the name of Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit, I speak healing upon you right now. Brothers and sisters, I speak blessings and blessings upon you. Right now, Jesus. I declare na kahit na itong season na ganito, maraming pagkukulang at maraming mga problema, hindi kayo magkukulang sa ngalan ni Jesus. Because He is the God who supplies all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. You are complete in Him and you lack nothing. So Father, thank you po sa pagkakataon na to. Thank you sa lahat ng manonood. Salamat sa lahat ng aking mga kapatid na narito. At salamat po sa ministeryong pinagkatiwala nyo sa amin. Amen. Father, we thank you. We lift this up to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. God bless you, mga kapatid. See you again next week. Same time. Same place. Same place. Same channel. Same Jesus. Same face. Good night. Good night. God bless you. God bless you. All right.